paano mag-download ng video sa YouTube. Ngayon, dito na tayo sa YouTube. Search tayo dito yung mga gusto nating maging background sa ating video. So, halimbawa, ito yung akin. Maiksi lang. Yan. Teka, tingnan natin itong iba. So, yun o. So, halimbawa, ito yung gusto kong maging background sa aking video. Share lang natin. Then, copy lang natin yung link. Ayan, pag nakopy na natin yung link, alis na tayo dito sa YouTube. Punta tayo ng Google. Ayan. Search lang natin dito yung YouTube to MP4 converter. So, ayan. Maraming mga converter dito, no? Na pwedeng gamitin. Yung iba, automatic na siya nasisave sa gallery natin. Yung iba naman, kailangan mo pa siyang i-download kasi masisave lang siya sa files. So, hindi ko na kasi makita yung madalas kong ginagamit noon. Ngayon, ito na yung ginagamit ko. Click lang natin yan. Ayan. Ngayon, dito natin ipipaste yung kinopy nating link kanina. Yan. Select lang natin MP4 kasi gusto natin may video. Then, convert natin siya. Yan. Hintayin lang natin. Ayan. Ngayon, yung na-convert na natin siya, kailangan natin siyang i-download. Wait lang natin. Meron lang siyang commercial. So, meron akong ilalagay dito sa itaas na suggested video. Yung full video ko ng pagpapalit ng background. Ayan. Click nyo lang yan. Ayan. Na-download na natin itong nasa baba. Ngayon, alis na tayo dito sa Google. Tingnan natin sa ating files. Download. So, yun. Ito siya. Check natin. Play lang natin. So, yun. Ngayon, kailangan lang natin itong i-save. Ito yung save. Pili lang tayo kung ano resolution. Pero okay na ito sa aking 720p. Then, save lang natin. Masisave na siya sa ating gallery. So, tingnan natin sa gallery. Sa download. So, yun. Play natin siya. Ayan. Ngayon, punta na tayo ng KineMaster. Pakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawing background sa ating video. Dito na tayo sa KineMaster. Click lang natin yung create new. Ito sa taas. Yung aspect ratio na gagamitin ko ay 16:9 para sa YouTube. Next lang natin. Ayan, ito na agad yung makikita natin, yung ating media browser. Ngayon, una muna natin gagawin ay kunin natin yung dinownload natin na background. So, ito yung akin. Then, X lang natin. Itong starting line na yan, dali natin siya dun sa pinakaunahan ng dinownload nating background. Yan. Tapos, para mailagay natin yung ginawa nating video, dito tayo sa layer, media. So, yung akin, meron na ako dati ditong nagawa. Ito na lang din yung aking gagamitin. So, ito. Yan, pwede natin siya paliitin or palakihin or dalhin natin kahit saan. Or, i-click na lang natin ito. Mas maganda kung nakatayo sana yung video, no? Para kitang-kita yung buong background.
So, click lang natin yan. Tapos, on lang natin. Automatic na siyang magpipit sa screen. Then, check lang natin. So, click lang ulit natin ito. At, chroma key. Enable lang natin siya. Para matanggal na yung green background na ginamit ko. So, itong dalawang to, sa person at sa background, pwede nyo siyang i-adjust para maging clear yung itsura niya. So, ayusin ko lang. So, yan. Ngayon, kung okay na yan, click lang natin tong check. Yan. Try natin i-play. Paano naman natin papalitan ang background na ating mga video gamit ang chroma key? So, yun. Ang ganda. Ngayon, meron akong full video na ginawa nito, yung pagpapalit ng background. Yan, ilalagay ko dyan sa taas. Pwede nyong bisitahin. Ngayon, halimbawa, gusto pa natin magdagdag ng iba pang background. Pakita ko lang din sa inyo. Itong starting line na to, dadaling ko lang to sa end ng background na nilagay ko dito. Tapos, dito tayo sa media, sa download. Halimbawa, ito. At ito. Then, X lang natin. So, yan. Try natin siyang i-play. Green screen ang green color ang kadalasan. So, yun. Ang ganda. Ito, meron pang isa akong background na nilagay. So, yan. Ganun lang siya kadaling ilagay at ganun lang din mag download ng YouTube at i-convert sa MP4. So, depende na rin yan sa video na ginawa nyo kung ano yung mga background na gusto nyo ilagay. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. Thank you sa panonood. Bye!